Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Down. Inbooks mo lang. BFF, ready ka na ba? Sumungot sa lockdown. Saan? Sa pa-lockdown. Wala naman lockdown. Welcome back to my channel, mga Kaaldab. Dito sa ating pag-uusapan at base na rin po sa mga impormasyon na aking nakuha, ay talaga naman pong kikiligin po kayo. Huwag na po natin patagalin, mga Kaaldab. Dito sa video na to, ito po yung pinaka-latest. May taping po o biglaang taping po raw ang nangyari kay Main Mendoza, kaya naandyan po sila sa Daddy's Girls taping po. Medyo siyempre baka sakali, mga Kaaldab, na nag-a-adjust po sila ng schedule o talagang napakarami talagang trabaho ni Mengay, kaya nakapagtataka kasi araw ng Webes pero may taping po ang Daddy's Girls. At sa isang video naman po na napapanood ninyo, yan naman po yung taping ng center stage. Kumbaga, mga Kaaldab, sobrang busy po talaga ng dalawa. Dito, mga Kaaldab, mapapatunayan po natin na talagang may ganap po sa dalawa. Kasi masyado po tayong, kumbaga, binabash ngayon, mga Kaaldab, dahil nga po sa hindi matapos-tapos na issue ng kasalang Main Mendoza at Mr. Nevermind. Sa isang post po, sa isang video na kung saan sineselebrate po raw ni Sylvia Sanchez ang birthday celebration ng asawa niya, eh parang wala naman po daw ganap doon. At sinasabi nga po daw nila na, andun daw si Mengay para sa ipagmalaki si ni Aljo Ataide, pero wala naman po tayong nakita. Yun po yung mga patunay na mga fake news lang po. Kasi sila po yung gumagawa ng sarili na lang balita, pero hindi naman po kinakagat ng tao. Hindi po ba? At base na rin po sa isang impormasyon na nakuha po natin, na kung saan po raw pinuntahan po daw talaga ni Mr. Nevermind, kung saan may event po, natuklasan po raw ito ni Mario So, o ng nanay po ni Mr. Nevermind, at agad-agad po raw pinapunta ito para sunduin kuno o magpakita kung saan po nasa event si Main Mendoza. Pero hindi daw po nila akalain na may nagbabantay na po, na naandun po raw si Alden Richards. At hindi nga po raw nakapasok, gawa na andun daw po si Tatay Dab. Dito, mga Kaaldab, lagi ko po sa inyong sinasabi na bakit ka walang ebidensya, Mr. Destiny? Bakit hindi ka makakuha ng pruweba kung naandun nga po ba o wala? Sabi ko nga po sa inyo, mga Kaaldab, mga mamis at mga titas po ang nagsasabi na ang unang-unang bilin po ni Alden Richards ay hindi siya lumabas sa social media. Hindi kailangan niyang ipakita na naandun sila. Kasi masyado na pong mainit si Alden Richards sa GMA Network. Kapansin-pansin niyo, mga Kaaldab, ang center stage ay tuwing Linggo lang po pinalalabas. Ang All Out Sunday tuwing Linggo lang po pinalalabas. Pero bakit kailangan pa na laging nasa taping si Alden? Hindi po ba kayo nakakapagtataka? Dito po kasi kailangan lagi siyang nasa loob para po hindi nga po niya malapitan o
sundo si Maine Mendoza. Di po ba? Napakarami po kasing issue na talaga naman pong nahuhuli na. Ngayon mga ka-Aldab, iniimbestigahan na po o tinatanong na si Paulo Avellino tungkol sa nasabi niyang, kung tungkol po sa nasabi niya mga ka-Aldab, na sa Quezon City po sinetap isang ang gaming PC na kung saan po ay talaga naman pong napakaganda. Pero tikom po yung bibig niya, yan po talaga yung patunay. Kasi once na sinabi mo na, hindi ka na magsasalita na ibabago mo pa. Di po ba? Kasi alam nyo naman po na si Paulo Avellino ay talent po ng game ng ABS-CBN. Kaya nga po hindi na siya gano'ng nagsasalita dahil alam niya ang buong istorya. Kay Alden naman po mga ka-Aldab, kahit po kasi nakikita siya ng mga mamis, once na magpa-picture po ito mga ka-Aldab, talagang kinakausap niya isa-isa. Sabi ko nga po sa inyo, sa lalo na po sa mga senior, kapag kinausap po kayo ni Alden Richards ng personal at sinabi sa inyo na huwag nyo na pong ilabas itong picture na to sa social media o huwag nyo na po akong videohan para po sa inyo rin to at sa amin ni Maine Mendoza. Sa tingin nyo mga ka-Aldab, tatanggi po ba yung mga mamis, mga titas? Ang sasabihin lang po sa amin, katulad sa aming mga nagbabalita, lalong-lalo na po sa aming mga sinusulat, magchat-chat lang po yan at sabing positive na andito si Alden Richards at nagbabantay. Hindi nga lang pumasok dahil hindi niya na po hawak o kontrolado kapag ka nasa loob siya. Well, totoo naman po mga ka-Aldab. Base na rin po yan sa mga nagbibigay sa atin ng update. Once na pumasok po kasi siya sa isang event, hindi niya na kontrolado yung mga taong magpipicture, magbibideo sa kanya. Pero kung naandun lang po siya sa isang sasakyan at naghihintay, hindi maiiwasang may makakita sa kanya at magpa-picture, makokontrol niya pa po. Di po ba? Pwede niya pang sabihin na sa inyo na lang tong picture na to, wag na wag niyong ilalabas ito sa social media. At saan sasabihin ni Alden, kilala ko kayo. Di po ba? Yun po kayang-kayang kontrolin ni Alden. Pero base nga po yung nasa loob, kaya hindi po siya pumapasok kasi alam na po ni Tisoy na kapag once na pumasok na po siya sa isang event, pagpepiesta na po siya. Hindi niya na pwedeng sabihin na huwag niyong ilabas to dahil may maglalabas ng video pero hindi niya alam kung sino yung kumuha kasi sa dami na po ng tao. Hindi po ba? Hindi po katulad ng dati na kada punta nila sa Timeless, sa mga event ni Mengay na magkasama siya, talagang napakaraming video na nakukuha. Kahit tanong nyo po kay Jude Palabo yan mga ka-Aldab, isa po sa napakaraming video na yan. Kaya lang po mga ka-Aldab, nabura na po lahat. Dati sa Facebook account niya talagang makikita nyo yung mga event na pinuntahan po nila since 2017 o since 2016 hanggang 2017, talagang napakarami. Doon po mga ka-Aldab, mapapatunayan nyo na totoo po lahat ng ina-update natin. Di po ba? Kasi hindi naman po talaga gagalaw ang mga Armin kung hindi po nagbibigay ng update. At sa totoo lang mga ka-Aldab, sa kumakalat pong issue ngayon tungkol sa kapatid po ni Maine Mendoza, wala po ko, kumbaga mga ka-Aldab, ito na lang maigsing kwento. Kasi sa totoo lang, simula po na pumasok na dyan, although matagal na po matagal na, pero nang kinuha pong kumare ni Nikki si Marjuso, nagkaroon na po ng problema at simula po na ipasok na po si Catalan sa ABS-CBN, nag-iba na po talaga yung teorya. Well, totoo po ito. Kung naapanood nyo po kung saan po nagsama-sama ang pamilya ni Maine Mendoza at Alden Richard sa Itbulaga, doon po malalaman nyo kung gaano po sinusuportahan nila Catalan at mga kapatid po ni Maine Mendoza si Alden Richards. Todo po yan, totoo to mga ka-Aldab. Si Catalan pa po ang nagpopopo, ano po ba yan? Nagpost sa Twitter niya na kung saan po siya po ang nambubuli kay Alden Richards para kay Maine Mendoza.
siya rin po ang number one splacker. Kumbaga siya po yung nagbibigay ng mga post up sa kanyang account kung magkasama nga po ba sila Main Mendoza at si Alden Richards. Well, correct me if I'm wrong, mga ka-Aldab, dahil yan po talaga yung buong katotohanan. Kay din po talagang botong-boto po dyan talaga si Alden, lalo na po sa dalawang kapatid niya o sa mga kapatid niya. Kaya lang may mga pagkakataon na pwedeng nagbago, gaya po ng sinabi ko, simula po nang pumasok si Mario So at naging ninang, nag-iba na po. Kasi sa totoo lang, mga ka-Aldab, sa ABS-CBN nagtatrabaho si Mario So at gustong-gusto niyang sa kanya manggaling o makuha niya si Main Mendoza. Dahil once na makakuha niya, napakalaking salapi ang papasok po sa kanya, especially po sa ABS-CBN. Kaya nga po, ganun na lang po ang mga comment, ang mga talagang nababasa natin sa social media. Hindi po ba? Kasi hindi nyo naman pwedeng sabihin walang utang na loob si Nikki, dahil siya nga lang po ang nagpasok kay Catalan sa ABS-CBN. Napakaganda naman po ngayon ng trabaho. Special treatment. Kumbaga, talagang makikita nyo na talagang happy-happy siya sa kanyang ginagawa. Kaya nga po, pag humingi ng pabor si Marjuso, ay hindi po talaga nila matanggihan. Base po ito, mga ka-Aldab, ba? Sa kumakalat ngayon at sa pinag-uusapan sa social media. Kaya baka sabihin nyo na naman po na ito lang ay isang haka-haka at isang ilusyon na wala namang katotohanan, eh nagkakamali po kayo. Lahat po ng ina-update ko o lahat po ng naibibigay sa akin, eh talagang buong katotohanan po. Maliban na lang po sa mga taong ayaw maniwala, mas pinipili na lang paniwalaan ang mga binabalita na talaga namang hindi tumutugma. Hindi po ba? Nasaan ang kasalan? Nasaan ang proposed site Bulaga? Nasaan si Mengay? Hindi po ba? Yung mga katanungan na hanggang ngayon ay hindi po nila nasagot. Hindi po ba? Na malapit na po magpakasal. Pero mamantakin mo, 3 years pa from now. Hindi po ba? Basag agad sila. Ganun ang ginagawa po ni Main Mendoza at ni Alden Richards. Kaya nga po talagang mahigpit ngayon ang GMA Network kay Alden, kasi hindi po talaga kinagat, kumbaga binasag agad ni Alden si Sanya. Kaya po wala na pong maipost ngayon ang GMA Network, kasi wala na eh. Magpost man po sila na magkasama si Sanya tsaka si Alden, at tingin agad ng tao ay magkaibigan lang yan. Hindi po ba? Kapag kasi Julian San Jose naman ang inililing kay Alden, lalong hindi na po pinapansin ng mga buong Aldab Nation. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.